Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tang with evidence. Nako, grabe pala itong si Sap Anton Lagdameo. Naghari-harian nga ba ito sa Mindanao? Nako, nabasa ko ha, magsisimula daw ang people power sa Mindanao. At talang galit na ang iilang nating Muslim brothers and sisters. Hindi nagustuhan nila ang panggigipit ni Anton Lagdameo ng mayor ng saan ba itong mayor na ito? Mayor ng Pandag, Maguindanao del Sur at ang governor Tamayo ng South Cotabato. Naglabas na kailang hinanain laban kay Anton Lagdameo. Sabi ng ilang netizen, pa-feeling presidente, kundi hindi lang talaga yung ano mo, BBM presidente, wala ka talagang ek-ek ngayon. Ako kabibig ha, heto ang isang video na kung saan naglabas ng saloobin ang mayor ng Pandag, Maguindanao. At humihingi siya ng konting panahon kay Pangulong Bongbong Marcos para mapakinggan ang kanyang panawagan. Ano kaya ang kanyang panawagan, kabibig? Ito nga ba ang kung pakikinggan ba sila ni Pangulong Bongbong Marcos o didedmaban sila ni Pangulong Bongbong Marcos? Ano mas importante kay Pangulong Bongbong Marcos? Ang mga tao sa Maguindanao o si Sap Anton Lagdameo? Kung hindi ito maresolba, ano kaya ang mangyayari, kabibig? Meron kayang magkaroon kaya ng malaking gulo sa Mindanao? Nako, eto kabibig ha. Manood tayo ng video. Well, kabibig, i-share ko sa inyo para mapakinggan nyo, makita ninyo kung at marinig nyo kung ano ang kanilang hinanaing. Yun namang ibig sabihin na didedman natin sila. So ito kabibig ha, kinig tayo. Allah Rasulillah, this is an appeal to His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. I am Muhajiran K. Balayman, Municipal Mayor of Pandag, Maguindanao del Sur. I am hopeful that my case is not new to you, Mr. President. I was proclaimed Mayor of Pandag, Maguindanao del Sur by way of a court decision in an election protest, which decision was grossly disregarded by UBJP and through the indispensable aid of Sap Anton Lagdameo. UBJP is acting with impunity because of Sap Lagdameo. And while occupying and functioning as public servant, more particularly the Ministry of Interior and Local Government, or MILG, and its unending interferences since the day I was proclaimed winner by a court decision which attained finality. Sap Lagdameo's interference is disgustingly anathema to good governance. Autonomy aspired by the Bangsamoro people and is working not only for the destruction of BARM but also of the President. Ang pagpapasabong ni Sap Lagdameo sa mga Bangsamoro people, particular sa Maguindanao del Sur, ay ayon sa pagdidikta sa kanya ni Natoto Mangudadato at Governor Reynaldo Tamayo ng South Cotabato. Ang tanging layunin ni Sap Lagdameo, Toto Mangudadato at Tamayo ay guluhin ang BARM at darambungin ang bilyong piso na pondo ng BARM. Totoo kaya ito mga pasabog ng isang mayor? Nako mga kabibig ha, dapat alam din natin kung ano ang nangyayari sa ating mga brothers and sisters sa Mindanao. Hindi lang puro mga Duterte ang ating pag-uusapan kasi ang mga Duterte ang inaatake ng nasa Luzon mga congressman. Pero meron pala ating mga brothers and sisters sa Mindanao na nako iba din ang umatake sa kanila. Nako grabe talaga no. Nako ay mamulat ang mahal na Pangulo sa ginagawa ni Sap Lagdameo dahil sa huli ay ang mahal na Pangulo ang mananagot. Marami po akong issue sa panggugulo ni Sap. Ang mananagot ay si Pangulong Bongbong Marcos. Nako, iba. Pangulong Bongbong Marcos, you have to be aware on this. Kasi iba kung mag-isip itong mga taong ito. Take note. This is a warning. Warning na ito eh. Ramdam ko talaga eh. Ito na yung last resort nila na kung hindi nyo kami pakikinggan, naku, pwedeng may malaking ako, people power nga ba sa Mindanao. Iba eh, kasi sabi niya dito eh, si Pangulong Bongbong Marcos ang mananagot. Nako, kung ano ang ginawa ni Sap Lagdameo, si Pangulong Bongbong Marcos ang mananagot. Kasi kung hindi aaksyonan ni Pangulong Bongbong Marcos, kaya mo kaya Bongbong Marcos? Nako, baka ito din ang gusto ng Bongbong Marcos na yan. Sap Lagdameo, ilan lamang dito
ay ang patuloy na pag-deny nila sa pag-recognize ng court decision na naglukluk sa akin bilang tunay na mayor ng bayan ng Pandag, Maguindanao del Sur. Tarugtong din ito ang pag-issue ng stay order sa administrative suspensions na ipinataw sa kanilang mga kaalyado na vice mayor at kabuuan ng Sangguniang Bayan members na sa kasalukuyan ay mga pugante dahil may issued warrants of arrest ang mga ito sa salang murder. Matatandaan din po na sa panahong administratively suspended at sa kasalukuyan ay nagtatago bilang mga pugante ang vice mayor at ang mga Sangguniang Bayan members. E meron lang dalawang composition ang Sangguniang Bayan na pawang mga ex officio. Ang una bilang ABC President at ang pangalawa ay ang SK Federation President. Sa pangingialam ng UBJP at sa tulong ni Sap Lagdameo, ay imbis na umunlad ang bayan ng Pandag, ito ay nagdudulot ng obstruction o deprivation of public service sa mga tao dahil hinaharang nila ang pagkaka-appoint ng temporary members ng Sanggunian na kung saan May 15, 2024 pa ito napadala ng DILG sa Office of the President. May legal opinion na ang Law Department ng COMELEC noon pang September 20, 2023 na ako ang kinikilalang alkalde ng munisipyo pursuant to COMELEC Certificate of Finality and Entry of Judgment dated May 12, 2023. This is clearly a grave abuse of authority that is tantamount to oppression. Sa nalapit na May 12, 2025 national and local elections, taintim ko pong ipinagdarasal na tanggalin ng mahal na Pangulo si Sap Lagdameo, hindi lang sa kanyang pangingialan sa Barm Affairs, but also sa kanyang pagpapalaya sa kanya sa Barm for Good. Wala. Nag-request sila o tanggalin si Sap Lagdameo. Naku, magkabibig. Laking gulo ang ginawa ni Sap Lagdameo. Kasi kung hindi ito marisulba, gulo ang mangyayari. Naku. Pinagamit niya ang personal na relasyon nila ng mahal na Pangulo upang maisagawa ang kanyang pangingialam at itong mga bagay na ito ay siguradong hindi alam ng mahal na Pangulo. Wala ka! Personal! Ito ginagamit ni Anton Lagdameo ang kanyang personal attention, relationship kay Pangulong Bongbong Marcos. So it means na, ang tawag dito, inabuso ni Sap Lagdameo si BBM. Kasi confidence ni Lagdameo. Friendship kami ni BBM. So ako ang sap ng Mindanao. So alam ko kung ano ang ginagawa ko, kung anong gagawin ko dito. Walang pakialam si BBM kasi friendship kami. Maniniwala si BBM kung anong sasabihin ko. Gagawa-gawa ako ng istorya. Wala ka mga kabibig. Nagsalita na ang mayor o hindi na ito mapipigilan kabibig. 2016, isa ako sa taon ninyo dito sa Maguindanao nung tumatakbong Vice Presidente ang mahal na Pangulong BBM. Ang mga katunggali ko po sa politika ay ang mga bumabatikos kay PBBM na siya ay isang weak leader. Pinaglaban po namin dito ang Pangulo. Pero ano ang dahilan kung bakit naging ganito ang sitwasyon sa Barm or sa Maguindanao? Ala, nag-question na sila Nag-question na sila kung bakit hindi nyo kami ipinaglaban, BBM. Ipinaglaban ka namin. Na sinasabing weak leader ka, pero hindi kami naniniwala kasi naniniwala kami na strong leader ka. Ipinaglaban ka namin sa Barm. Pero bakit ngayon? Tila yata hindi mo kami kilala. Tila yata hindi mo kami ipinaglaban. Tila yata mas naniniwala kay Anton. Boss up, Governor Tamayo. Hayaan ho ninyong mamili ang tao ng Maguindanao ng kanilang leader. Tama na ang panggigipit ninyo dahil magkakagulo kami dito taliwas sa kagustuhan ng Pangulong na payapa at matiwasay na eleksyon ngayong 2025. Maraming salamat po. Magandang buhay. Bagong Pilipinas. So yun, kabibig ha. Narinig nyo ang statement. Yes, mga kabibig. Yan po ay statement ng pakinggan ang naging panawagan ng mayor ng Pandag, Maguindanao del Sur, kay BBM. At mga sadya nito laban kina Sap Lagdameo, Tutong Magudato at Governor Tamayo ng South Cotabato. Sorry pala, yung video na ito ay kay na mayor ng Pandag at talagang ibinigay niya lahat ng tawag dito kung ano ang kanyang pwedeng ipaalam kay Pangulong Bongbong Marcos. Sana makarating ito kay Pangulong Bongbong Marcos. So i-share natin ang video para si Pangulong Bongbong Marcos ay makaalam din. Baka si Pangulong Bongbong Marcos is very blind on what the situation right now in Pandag. Dapat may alam si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ito kabibig, Anton Lagdameo, may sinabi dito ha. Sap Anton Lagdameo tinawag na linta ni Governor by Mariam Maguindanao para sumisinghot daw ito. Hala,
ano to kabi, manote kami bibig ha kung ano, ang dami pa lang ano no, ang daming mga akusasyon laban kay SAP Anton Lagdameo, ang daming mga problema ngayon kay Ator kay SAP Lagdameo. Ito kabibig ha. Kinig tayo. Matagal na ako tumatahimik, hindi ako nagsasalita. Wala kayong naririnig sa akin, especially ito, tama bang sabihin natin special assistant to the president or distraction to the president Antonio Lagdameo? You know, kagabi, binanggit ko na ngayon pangalan ko. Ayaw ko na sanang magsalita. Binanggit niyo naman ang pangalan ko. And of course, alam niyo ba, Anton Lagdameo, hindi mo umabot ng kalahati dyan, kakampi ninyo. Dahil lahat ng kakamihan ko nandyan, nagsusumbong din po sa amin. Kaya alam po namin kung ano ang nangyayari sa Maguindanao del Norte. Niloloko niyo po ang buong lalawigan ng Maguindanao, Anton Lagdameo. Hindi ko alam kung bakit napakarami ng Malacanang, Anton. May Malacanang sa Manila, may Malacanang sa Ocupi, at ngayon ko napagtanto na may Malacanang din pala ang Lanao del Sur. Noon lahat kayo tinatawag ng Malacanang at ginagamit niyo ang pangalan ng ating mahal na Pangulo. Kagabi, alam ko pa ano sinabi ko doon. Pinagbantaan mo ang mga mayors. Sana naman sa Anton, Anton Lagdameo, Anton Linta Lagdameo. Wala, Anton Linta Lagdameo. Bakit sinabi Linta? Ang Linta kasi sumisipsip ng dugo. Ano ba ang sisipsip mo sa buong rehiyon ng bar? Ano bang meron sa bar? At bakit nakatuto ka sa bar? At pinag-aaway-away mo ang mga magpapamilya, ang mag-aalay, pinag-aaway-away mo ninyo. Kagabi mo, alam ko ang sinabi ninyo. Huwag kayong mag-alala sa Maguindanao del Sur. Dahil few weeks from now, kakasuhan mo ang gobernador. Fabricated case, Anton naman. Nakapagtataka. Lahat na gamitin mo pwede sa makawalan kayo ng sundalo, kakasuhan kayo. Sinabi ko pang fabricated case, nakapahiya ka. Pero sinabi ko ng Pangulo, peaceful election. Pero ang ginagawa niyo po, hindi peaceful yan. Pinipilit po ninyo ang taong bayan ng Ban, ang taong bayan ng Maguindanao, na kayo ang pinipilit kung sino ang gusto niyo maging kandidato. Kung sino ang gusto niyo magiging gobernador. Hayaan po natin ang lalawigan ng Maguindanao ang siya pamili kung sino ang nais nitong mamuno. Anton, hindi sa'yo, hindi ka bagay na maging special assistant to the president. You are trying to destroy the image of the president. You keep on name dropping. One time, at saka mahilig ka ng chismis. Hindi ko sukat akalain, Anton, na Marites ka rin pala. Napaka-chismoso mo. Alam mo bakit? Alam mo kung anong kinakagalit mo sa akin eh. Pero, yung kinagalit mo sa akin, nagmula sa bunganga mo. Remember, nagkaroon tayo ng Bangsamoro Council of Elders sa Dabao. Nilapitan mo ako. Ito ayaw ko sana ang bagitin, pero ikaw na una eh. Nilapitan mo ako, ano sayo mo sa akin? Tigilan muna ang pag-asabi mo na may bahay ako sa Forbes. Malay ko ba naman na may bahay ka sa Forbes? Wala akong kapakilala kung may bahay ka sa Forbes. So wala! Sino nag-atid ang chismis? Ikaw! Ikaw ang nagsabi sa akin kung bahay ka sa Forbes. Ngayon sabihin ko ako nagkakalat ng chismis. Samantala ikaw nagsabi sa akin na may bahay ka sa Forbes. Whoa. Pangalawa, nagkita tayo sa I Believe Bagong Pilipinas. Nilapitan mo naman ako. Ang sabi mo sa akin, Anton, oh, wala na rito yung mga babae ko. Wala na rin yung mga abogado ko na ayaw mo. Kung sino siya? Para mahinto ka na. Mahinto na siya, sabi ko, may nabundis ako. Kung sino yun siya? Ewan ko. Ah, sabi ko, noon din na lang ko kung sino wala. Ay, kung si Joey pa?
nag-chismis sa akin. Ikaw ang nagbigay sa akin na meron ka pala na bunisan. Bilis mo na lang ayos ang isip ko. Ikaw ang naghatid ng chismis. Pakialam ko ba naman sa'yo? Pakialam ko sa mga abogado mo? Pakialam ko sa bahay mo? Wala akong pakialam sa'yo. Buhay mo yun. So yun, kabibigha, ang dami palang mga sikreto itong si Anton Lagdamay. Nako, gagawa tayo ng pangalawang video tungkol sa mga marites na buhay ni Anton Lagdamay. Na-shock ako, kabibig. So yun lang po mga kabibig ang ating latest labag-labag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!